Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tayo pong lahat ay dumadanas ng mga problema, ng mga pagsubok, hindi po ba? Minsan, itong mga problema na to, itong mga pagsubok na to, ay parang wala na tayong magagawa. Napakabigat ng ating mga problema, ng ating mga dinadala. Minsan, hindi na natin alam kung ano talaga ang ating gagawin o kung ano pa ang ating pwedeng gawin. Sa Surah Yusuf, Ayah 18, ito po yung aya kung saan yung mga anak ni Yaqub alayhi salam ay nagsinungaling sa kanya. Sinabi po nila na si Yusuf alayhi salam ay kinain daw, namatay na dahil sa kinain ito ng mabangis na hayop. Umuwi po sila ng bahay at sinabi nila kay Yaqub alayhi salam sa kanilang ama na ang kanilang kapatid ay wala na. Sa puso po ni Yaqub alayhi salam, alam niya na ito ay hindi totoo. Kahit ano ang kanyang gawin, ay hindi niya mapaamin yung kanyang mga ibang anak. Masamang-masama ang kanyang loob. Hindi na niya alam kung ano pa ang kanyang gagawin, kung ano pa ang kanyang sasabihin. Sa sitwasyon po na yon, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa aya na yon, ang sabi ni Yaqub alayhi salam, فَصَبْرٌ جَمِيل وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ اللَّهُ الْمُسْتَعَانِ. Ano bang ibig sabihin po nito? Bakit sinabi yon ni Yaqub alayhi salam doon sa aya na yon? Ito po ay Arabic na ang ibig sabihin ay wala nang iba tayong pwedeng hinga ng tulong maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panahon po na yon, iyon po ang sinabi, ang nasabi ni Yaqub alayhi salam. Fasabrun jamil, walahul musta'an. Sa atin po, sa ating pamumuhay, katulad po ng sabi natin sa una, tayo ay nakakaramdam ng mga o nagkakaroon ng mga problema ng mga panahon kung saan hindi na natin talaga alam kung ano pang ating gagawin. Nagawa na natin ang ating mga obligatoryong gawain sa Islam, nagsasala tayo, nagdudua, you know, gumagawa tayo ng mga karagdagang mabubuting gawa. Nakausap na natin yung tao na pwede nating kausapin at maaaring makatulong sa atin. Pero may panahon na talagang parang wala na tayong magagawa. Tayo yung hindi na natin alam kung ano pa ang pwede nating gawin para itong problema na ito o itong dinadala na ito ay gumaan ng kaunti. Katulad po ng sinabi sa aya na yon, ating ipaubaya na ang lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala pagka dumating tayo sa ganong punto ng ating buhay. Sabihin natin ng buong puso, Allahul Musta'an. At kapag sinabi po natin yon, yung ating pong sabr ay magiging kaaya-aya. Magkakaroon po tayo ng insya'Allah ng kapayapaan dahil ang lahat po ay ipinaubaya na natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahul Musta'an. Tandaan po natin na kapag ating sinabi yon, tayo ay makatitiyak na ang tulong mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang igagawad sa atin. Tandaan po natin na ang ating hinihinga ng tulong ay walang iba kung hindi iyong nagsabi na kung siya ay magsasabi lang ng kun, iyon ay mangyayari. Tandaan din po natin na ang ating hinihinga ng tulong ay ang nagsabi na siya ay ang Al-Fatah. Yung siya lamang ang makapagbibigay ng daan at magbubukas ng mga pinto sa mga sitwasyon at sa mga panahon na para bagang wala ng daan at wala ng pinto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.